Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Good afternoon, everyone. Kumusta po kayo? At welcome dito sa ating programang Kadiskarte with your Kadiskarte, Mel Elizalde po. Dito sa ating, mula sa ating studio sa Calacang, Maynila, sa Elizalde Broadcasting. Ngayong araw is February 10, 2023. Mukhang tumama tayo sa pecha. Nakatingin mo sa akin yung maganda kong IT. Oh. Yan no, yung taga, ano, taga sul-sultan ko yan eh. Oh. Ito po, nalalapit na ang araw ng mga puso. At marami po ang nagbabalak ng mga party, mga gatherings, at syempre, yung mga nagmamahalan. Hindi po yung mga kamatis at sibuyas. Oh. At saka yung mga dilata, hindi po yun. Yung mga nagmamahalang, mga magkasintahan, mag-asawa, mag-anak, etc. At ngayon po, eh, gusto kong batiin itong isang mga kasamahan natin sa Antique, San Jose Antique, the Cat Busy Band, na sila po ay magkakaroon. Abangan nyo po yan, ha? Makikita nyo yan sa social media rin. Ano? Announcement, ang kanila pong Valentine's party, no? Gagawin sa February 11, 2023, 5:30 to 10 p.m. Yan po sa Polvorosa Subdivision, Funda San Jose Antique, adjacent Buena Vista, ano ba yun? Ano, sa Backyard Brew. Yan, yun ang pangalan yata ng place. Backyard Brew, Polvorosa Subdivision. At syempre, gusto ko nga ipakilala sa kanila, sa inyo, yung kanilang magagaling na members ng kanilang banda, walang iba, kundi si Edmund Osorio Infante. Of course, the band leader, arranger, lead guitarist, and lead vocalist. At ang kanilang rhythm guitarist and vocalist, si Totic Recarce. At ang drummer and backup vocalist, electronic drumso ito, ha? Si Nonong Auta J. At saka, si Dong Tohares naman ang technical audio and backup vocalist also. Felipe Ita ang keyboard and bass guitarist, backup vocalist din. Aba, magagaling ano. At Greg Dava, alternate keyboard, bass guitarist. Eh, alam niyo po tayo mga Pinoy, eh, mga music lover po tayo eh, no? At syempre, hindi ho tayo patatalo sa ibang mga musikero sa iba't ibang panig ng mundo. Katulad ho nung papalabas ho dito sa atin na nakakasama natin every Saturday ang ano po ang ating banda na pinabibilyangan nila nila ang ating pong saxophonist si Ben Cervantes. At saka si, sa pianist naman natin ay walang iba kundi si Edoy. Yan, napakagaling. Alam niyo po, galing din sa iba't ibang bansa yan. At talaga namang hindi matatawaran ang kanilang magagaling na pagtipa sa kanilang mga piano at kanilang mga instrumentong kanila pong hinahawakan. Katulad din itong The Cat Busy Band from San Jose Antique. At syempre, abangan niyo po sa February 11. No? Ang February 11, 2023, 5:30 to 10 p.m. sa Backyard Brew. Yan. So, yan po. Maraming salamat sa inyong mga pagpapakilala dito sa atin. And I hope na makilala kayo lalo dahil talagang magagaling naman itong The Cat Busy Band. Oh. Eh, sana ho, marinig natin dito sa ating Elizalde Broadcasting para medyo magkaroon tayo ng variation sa music, no? So, ayan po, mga kaibigan. Ngayon naman, eh, pag-uusapan natin ng talagang ngayon, eh, problema natin ito, eh. Alam ho ba yung talagang problemang hindi humihiwalay sa atin? Eh, wala hong iba, kundi yung mga presyong lahat na lang ng bilihin ay pataas ng pataas. At katulad nga ho ngayon, may panibagong presyo ng mga bilihin. Nakaka-alarma to. Nakaka-alarma. Mali spelling mo, iya.
nakaka-alarma kasi po eh syempre yung pera ho natin pinagkakasya natin tapos eh biglang mag-a-announce na naman ng DTI, no? Yung sinabi, meron sila namang panibagong suggested retail price, yung SRP. At sinasabi niya, check na naman ang ano ho, check na naman, patay na naman, iyak na naman ang mga consumers sa pagtaas ng bilihin. Ilang ano ho, ilang basic goods like base na rin dito sa issue sa inenunsyong ito na ongoing ang suggested retail price, no? Guide ng Department of Trade and Industry. Ayan ho, oh. Nagbigay na naman sila, nagpalabas na naman. Kabilang po dito, yung mga pagtaas ng bilihin, kabilang po ang presyo ng mga delata, tinapay, gatas, kape, noodles, pati sabon, baterya, kandila, at iba pa, sumalosep, no? Lahat na ho yata, no? Pati baterya, at siyempre, alam nyo naman, medyo pagka nagkaroon ng brownout o blackout, kailangan natin ng mga baterya ng ating mga flashlight should be ready and baterya ng mga ano ho, ng radyo, no? Kasi pag walang kuryente, tayo maasa sa mga baterya. So magmamahal din ang mga presyo niyan. At yung mga sabon, yun ang grabe. Alam niyo naman eh, hindi tayo pwedeng walang sabon panlabas sa bahay, no? Para sa ating ano, washing machine o kaya yung mano-mano na sabon, eh palagay ko, tataas na ho yan eh, kasi kasama rito sa listahan eh. At ang sabi ho ng DTI, sinasabi nila na yung mga manufacturer kasi ho, ay nagka-problema. Mula sa kanilang pagkalugi ay nagsara dahil sa epekto daw ho ng pandemya. That was 2.5 years ago, no? Lahat ho naman naapektuhan eh. Pero sa kabila nito, ilang manufacturer nagpahayag na hihirit pa sila ng aumento. Wow! Hihirit pa rin daw ho ng aumento sila. Dahil di sapat ang itinaas ng SRP. Aba eh, pag humirit ho ng another na aumento yan ng kanilang mga products na mga prices, natural, tayo naman ang patay, ang mga consumer. Ano? Dahil dito, humihirit naman ang mga workers na ang 100 na aumento, 100 pesos sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. Hindi ho kaya ng Kongreso na bumalangkas ng special legislation na maggagarantiya sa pantay na taas sahod, no? Para sa lahat ng riyon sa bansa. Kasi alam niyo naman po yung halimbawa nasa NCR kayo, yung pagbabayad ho ng ikaw sinasabi nilang ano ba yung ano tamang taas o yung pinaka-official na taas o pang-araw-araw na sahod ng isang workers, hindi ho pare-pareho yan. Pag nasa siyudad kayo medyo mataas, pag sa probinsya medyo mababa, no? Sabi ho, napag-alaman na ang halaga ng minimum wage sa Metro Manila ay bumaba po ng 88 pesos dahil sa pagtaas ng presyo ng ano ng mga commodities, natural. Eh pag mataas nga po ang ano ang minimum wage ng nandito sa siyudad ng Manila o Metro Manila, pero bumaba ng 88%. Why? Iyon na nga po kasi yung mga commodities na katulad ng sardinas na nakikita nyo, yung mga talagang halos pang-araw-araw natin bilihin at pag medyo nagtitipid po tayo, okay, bilhin na lang sardinas o kaya ano, mga dila-dilata diyan, lagyan ng itlog, lagyan ng ganyan, para hindi na tayo bumili ng mga karne na kung saan eh talaga namang nagtataasan din. Pumunta ka naman sa manok, ganun din. Lalo na po sa isda, no? Wala na tayong mapuntahan eh, no? So, alam niyo po ba pati yung mga tuyo ngayon na dati po pagka tuyo ang ulam mo. Eh talagang ibig sabihin, kapos ka. Eh ngayon no, pagka tuyo ulam mo, iba mayaman ka eh kasi ho eh iba ang presyo ng tuyo ngayon. Eh mataas na rin ho ang presyo ng tuyo at saka siyempre ho, yung malalaki yung tuyo na magaganda, na mga makaliskis, iba ho presyo niyan. Pero yun na nga po, nakaka-alarma masyado ang mga presyo ng bilihin, lalo na ang mga pagkain. Alam nyo naman na pagkaganyan ho, ang sweldo ng tao ay mapupunta sa pagkain, pero sinasabayan ng mga malalaking bills tulad ng ilaw, tubig, yan ho. Eh pero pag mataas ang bill ng ilaw, tubig, ang may bahay ng bawat tahanan, eh siyempre uunahin po yung mga bagay na yan sapagkat essential din yan.
Dahil kung wala po tayong ilaw, eh paano tayo magkakakitaan? Paano kayo magluluto? Ano yung inconvenience o? Hindi ba? Inconvenient. Dahil, alam nga, hindi kayo makapag-ayos. At syempre, ngayon na pumapasok na ang tag-araw, need natin lahat na magkaroon ng, kung hindi man tayo naka-aircon, naka-ventilador tayo. No? At syempre, abang nagtatrabaho si nanay, nakatapat sa ventilador yan dahil kung di, iinit ang ulo niyan. No? Kasi alam niyo po, yung gawaing bahay, hindi ho biro-biro yun. Maglaba, magluto, ay lahat na. No? So yung mga panibagong presyo ng mga bilihin, another burden sa mga, sa mag-anak. Lalo na po kung ang kanilang mga kinikita ay talaga namang sapat-sapat lang. Minsan nga, hindi nga po sapat eh, dahil ayun nga po, isa lang ang kumikita, may apat na anak. Nangungupahan ng bahay na mga 28 square meters lang, karambola sila ron sa loob. Tapos, yung nagtaasan pa itong mga presyo ng bilihin, paano kaya pagkakasyahin yun? At kung minsan, may mga anak pang nag-aaral na kailangan din baunan ng pera kahit papano. O kaya mamamasahe. E paano na yun? Saan pa kukunin yun? E kung minimum wage lang ang sahod ng mag-anak o isa lang ang kumikita, sabihin nyo, dalawa. Pero ano mangyayari ho dyan? Talagang sobrang tipid na pagkaganyan. Eh, tignan nyo po yung sardinas na dati 20 yata mahigit o 19 something ganyan, mga 17. Ngayon ho, 20 plus na. Eh, alam nyo po, yung mga kababayan natin nasa laylayan ng ano ng social ng sosyalidad, eh talaga namang pinagkakasya ang lahat. Kung ano yung pinakamurang pagkain, lalagyan ng maraming sabaw tubig, no? Kasi para magkasya sa kanila, yun ho yung mga ganong pamamaraan ng isang dakilang ina na pinagkakasya ang kinikita ng ama ng tahanan. At lalo pa kung sila po ay nagpapaaral pa. Ngayon, yung iba naman na nakaraos na sa pagpapaaral ng mga anak, sila na lang nabubuhay, namumuhay, pero nahihirapan pa rin. Bakit? Ito nga po, epekto kasi ng mga presyo ng bilihin. Ang mga problema naman ng mga citizen natin na nakatatanda ay ang maintenance sila, pagbili ng gamot, pagbili ng mga maintenance sila, pagbili ng mga tinatawag nilang vitamins na kinakailangan ng mga senior citizen. Hindi tayo makagwanta eh, no? Sabihin nyo, kung pensionado man or whatever, eh, ang pensyon naman eh, napakaliit naman ho eh, sa totoo lang. Pero kung masipag naman tayo at we try to ano po, find jobs or whatever, basta maayos lang kahit papano, at the same time nalilibang tayo, di ba? No? Pag nagtatrabaho yung tao at hindi nababanban yung kanyang utak kasi parang magiging stagnant water tayo pag tayo nang nasa bahay. Pero lahat po ng yan ay bibigyan natin ng konsiderasyon. Dahil, yun nga pong unang-una nating bibigyan ng konsiderasyon ay ang pagtaas ng mga bilihin na super nakaka-alarma dahil hindi na alam kung paano pagkakasyahin ng budget. Sabi nga po matuto kayong pagkasyahin ng budget. Madali pong sabihin yun, no? Pero paano kung talaga ang budget ay halos hindi na magkasya, no? Ay sinasabi po nila na sabi ho pa, bayaran ka ng yung pong mga employer, yung mga employer, sinabi hong ganun, bayaran nyo na lang ng pagtaas ang ng wage yung inyong mga employee. Well, umaangal ho ang mga employer. Sa palagay nyo ho ba, ang panawagang taas sweldo ay pakikinggan lahat ng mga employer? Kung alimbawa ang katwiran nila, hindi naman kumikita yung kumpanya namin, naglulugi pa nga eh. Hindi po kaya yung panawagang taas sweldo ang mangyayari ay bawas tao sa halip na dagdag sahod. Yun ho eh, nakakatakot, di ba? Kasi pagkaganyan na ang employer umaangal din, sa taas ng mga gastusin eh, hindi pa kami makaagwanta rito, hindi kami, get even kami, wala. So, anong gagawin? Sasara na lang namin yung opisina. Parang ganyan, no? So, pag sinara opisina, lalo tayong nagkahirap-hirap. Walang trabaho, eh. Di ba? So, ayun po, magtulungan na lang tayo. Kung alimbawa po, hindi nila madagdagan ang sweldo nyo,
Wala po tayong magagawa kaysa naman sa magsara sila at ibawas kayo bilang employee nila, eh mas lalo hong sakit ulo yun, no? Ayan ho ang domino effect ng mga pagtaas ng pangunahing bilihin. Siyempre, nag-uumpisa yan sa pagtaas ng mga ng gasolina at petrolyo. Pag ho yan nag-umpisa, eh talagang domino effect ho yan, tuloy-tuloy. Magkakaan ho sila eh. Ika nga, magkakarelasyon. Yan, pagtaas ng gasolina, petroleum, taas ang mga bilihin kasi gagamitin yung sasakyan para idalin yung mga commodities dito sa kalunsuran. At alam nyo na, pag dinala ng commodities, yung mga commodities dito, sakay ng mga sasakyan, ay gumagastos ng gasolina. Ay, saan ho nila kukunin yung ginastos nila sa gasolina? Yan ho. Pero kanina lang, maga, meron tayong news na nakita na tambak na naman at ipinamigay na ang mga kamatis na halos sa yung mga na instead na babulok, pinamigay na lang sa mga tao, no? Eh kasi sumobre, no? Pinakita ho sa larawan yung mga kamatis na nagtambak na inani ng ating mga ng ating mga farmers. So sabi nga, may magagawa ba tayo dito? Sabi ng ating Senadora Amy Marcos, eh siguro pwedeng manawagan tayo o yung bibigyan ng mga solusyon dyan na mabigyan ng ayuda para yata mabigyan ng ano yun, parang equipments para magawang ano yun, ketchup, no? Na instead na itapon o mabulok na lang na ganun. Yan o yung mga pamamaraan na ginagawa rin para makatugon naman ng kahit papano sa pagtitipid at para mapagkasya ang mga ang pera ng mga mamamayan ng mga para sa panibagong presyo ng mga bilihin. Natulad namang nakaka-alarma kasi pag sinabi ng DTI na ito yung suggested retail price, wala tayong magawa dyan. Kasi inuuna nila yung mga companies, yung mga kumpanya na nananawagan sa kanila, eh wala kami magagawa, hindi kami makapagtitinda pagka ganyan. Eh pag nangyari yon, shutdown ang negosyo, lalong wala yung mga empleyado, lalo silang wala, di ba? So siguro binabalanse po ng DTI kahit papano para kumita sila. Dinadagdagan lang yun na nga po, suggested retail price para bigyan ng konting pagkita yung mga employer. At yun namang mga employee, sumisigaw naman sila na, oh, hindi pwede yan. Dahil yung aming tinatanggap na minimum wage na ngayong halaga na sinasabing mataas sa Metro Manila, ay hindi na rin o nagasya dahil nga yung 88 pesos napunta doon sa mga panibagong presyo ng mga bilihin, na taas na panibagong presyo ng mga bilihin. So, kailangan din namin ng another additional ano pagtaas na sweldo. Yan ho yung mga nagiging epekto ng bawat pagkilos ng mga presyo ng mga bilihin. Sipin nyo, lahat na, sardinas, sabon, lahat ng mga pangangailangan natin. No? Andiyo dyan, yung mga kung ano-anong dapat na hindi natin pwedeng hindi bibilhin pag tayo nagpunta sa groceries. Nung araw ho, pag may dala kayo 1,000, dalawang kahon na yung hawak nyo. Hindi kayo maganda tutod sa pagbubuhat. Eh ngayon, may 1,000, o sabihin nyo, 2,000 na. Isang maliit na supot lang hong dala nyo. At pag binuklat nyo, nakikita nyo, ang mga nabili nyo lang ay toothpaste, sabon, ha? Toothbrush. Sa toothbrush lang ho, napakamahal na eh. No? Eh, ano, paano yung mangyayari? Eh, yung palang mga essentials na yun para sa kadinisan, kailangan din bilhin. Pero ano pa ibibili para sa pagkain? Eh, siyempre, lahat ho ng mga essentials na inuuna natin, alam nyo naman ng mga inanantahanan, alam niya yung mga pangangailangan na dapat unahin ng sabon dahil kailangan malinis. Unahin ng ganito, kailangan, ano. Eh, pero, yun na nga po, nagtaasa ng mga bilihin. So, limbawa, 20 lang ang mahalaga noon, binigyan ng 30. Abay, 10 pesos na taas ay napakalaga ho yun. At siya, pag ayun ang pinagsama-sama, magugulat kayo. Yung 1,000 nyo, wala na palang nabili, sabon lang. At saka toothpaste. At saka dalawang lata siguro sardinas, yung pinakamura. Mga ganyan. Nakaka-alarma ho talaga. At bandang huli,
maiisip natin paano tayo mamamalengke o paano tayo pupunta sa mga groserya kung andala natin pera. Siyempre, bago kayo pumasok sa groserya, binibilang nyo yung pera nyo sa lokbutan nyo. Baka mamaya, pag kinuwenta na nung cashier, wala kang pambayad. Ang dami pa namang nakapila, no? Kaya siyempre, kikwentahin ng nanay yan, yung namamalengke o nag-grocery. Ang hirap po kasi na kalabanin ang mga panibagong presyo ng mga bilihin. Wala tayong magagawa dyan kundi sumunod, no? Pero siyempre, pasusunod rin ba natin yung tangan nating hawak na pera, yung hawak nating pera na cash on hand natin, na yun lang ang budget natin, na pag sumobra doon, wala na. Nga tayo, no? Yan talaga ang mga pangunahing problema. At bukod sa mga ganyang mga nakaka-alarmang panibagong taas na mga bilihin, eh yung pahong ika nga po na mga kailangan mong bilhin dahil meron kang mga dapat na gawin o mga special na araw na dapat mong atenan, kailangan kahit papano bumili ka ng medyo bagong damit. Saan mo kukunin yun? Wala. Kaya mapapaisip ka ng husto, no? Hindi tayo makabili po ng mga extra na mga gusto natin bilhin. Hindi katulad po nung several years back na nakakapag-tabi pa tayo ng mga konting halaga para makapag-ipon, para maibili natin yung mga pagkatapos natin mag-window shopping ng dalawang araw dahil naghahanap ka ng maisusuot mo sa special day na yung kailangan atinan. No, magagawa yun. Pero ngayon, hindi na eh. Kasi, halimbawa, nag-window shopping ka mga a week ago. Pagbalik mo, iba na presyo nun. Iba na rin yung budget mo. Additional budget ho yun, no? Isipin nyo yan, no? Kita nyo. Sa palengke naman, pagka naman kayo pumunta dyan, sa panggisa-gisa lamang, tapos na yung mga 200 nyo eh, no? Kung talagang gusto nyong perfect na Ricardo, sibuyas, kamatis, sa sibuyas pa lamang, tapos na tayo eh, no? Asamahan pa ng bawang at luya. Kaya nga, tapos ang mga gulay po natin, talagang masyasyak din kayo sa mga, sa mga presyo. Dahil essential sa atin ang mga gulay, mapipilitan tayo, no? At siyempre, yung mga pagbili natin ng mga ganyang mga importante para sa ating kalusugan, hindi natin pwedeng alisin sa ating budget. Lahat halos essential yung iniisip ng nanay ng tahanan . Pero paano nga kung lahat ng essential hindi mo kayang bilhin dahil yung budget mo talagang hanggang dun lang sa gitna ng kalye, kumbaga. Nakakaiyak ho talaga . No? At minsan, nag-iisip ka, ano ba ang bibili ko dito sa 1,000 na to? Kailangan mabili akong asukal. Pati ho tinapay ngayon, pandesal, tumaas na. Paano po kung kakainin natin yung tinapay walang palaman? Mauubos ho kaya yun? Hindi. Na siyempre, nasanay po tayo na pag kumain tayo ng pandesal o tinapay, meron palaman yun. Sa palaman lamang ho, ang keso ngayon, pinakamura yata, yung almost 50 pesos na. Isang maliit na cheese na isang kainan lang kung apat kayong kakain. Ngayon, kung gusto nyong gawing isang linggo yun, kasing laki ng kasing laki ng yung pipit na pipit daw. O kaya po, ang gagawin nyo, pagkakainin nyo na yung tinapay, titignan nyo na lang yung keso sabay subo. Ganon din naman ho sa mga prutas, no? Yung ating mga prutas na kailangan natin sa ating kalusugan tulad ng grapes. Grapes po ngayon, mahal. 200 plus ang kilo. Ang pongkan, nagmahal na rin. No? Kailangan nun natin vitamin C, di ba? O kailangan natin at least 2 pongkans in a day or 1 pongkan in man lang para makasustain na tayo sa vitamin C. And another problema pa, ay maintenance din natin ng mga vitamins. Lahat po ay tumaas na rin. Siyempre, ang taong lalo na yung mga nakatatanda, nag-maintain na ho na bukod sa kanilang maintenance medicine, yung maintenance nila sa kanilang mga vitamins. Vitamin C, D, E, B1, 6, 12. Nagtaasa na ho yan . Paano? Doon pa lang ho sa mga
tinatawag na mga medicines na dapat nabilhin, eh, ubos na pera. Eh, paano ho yung kakainin pa? Ano ho yung unahin natin? Pagkain, vitamins, or what? Eh, kung talagang ang pera ho, eh, talagang halos hindi magkasya. Yan ho yung masakit yung magbabudget ka na wala ka namang pambudget. Eh, puro sulat lang ang gagawin mo. Parang, oh, ito, ang presyo para sa ganito, ganyan-ganyan. Eh, wala naman palang budget hanggang 500 pesos ka lang. Pag lumagpas ko, baka hindi ka pa makauwi mula sa palengke. Lakad ka na lang. Yan o, ang panibagong presyo ng mga bilihin talagang dalahin ng mga mamamayan. At sinasabi nga ng mga workers, abay, dagdagan nyo naman ang aming minimum wage dahil yung 88 pesos na bawasan yung aming minimum wage dahil sa taas ng mga bilihin. Hmm? Eh, yan o ang sigaw ng mga workers o mga manggagawa. Eh, sabi naman ng mga employer, eh paano, pag nagbigay kami ng ng dagdag sa minimum wage, baka magsara kami dahil hindi namin kaya yan. Baka ang mangyari, imbis na dagdag sweldo, bawas tao. Yun. Ay, lalo hong mahirap yun. Kaya dapat ho, bawat isa ay magkaunawaan at ika nga eh, mag-anuhan na lang tayo, magkamutan na lang tayo ng ulo. Para, ano gusto nyo, mawalan ng trabaho o ano, kahit pa paano ho sumisweldo. Yan. Kasi, pag nagsara ho ang kumpanya nyo na pinapasukan, lalong dapa ang problema nyo. Di ba? Kaya, kung nakikiusap naman yung employer nyo na, pasensya ka na muna, hindi kita mabigyan ng taas eh. Dapat ho, maunawaan nyo rin. Kasi, yan nga po, domino effect po yan ng mga pagtaas ng gasolina at saka petroleum. Siyempre, pagtaas niyan, taas na rin ang presyo ng mga bilihin, pagkain at everything. Ang hindi na lang ho tumataas, pandak. Ganun talaga eh. No? Eh, umasa po tayo, pati mga nga pampamasahe. No? Very soon, baka yung pamasahe, yun na, nakaka-alarma. Yun daw pong LRT, magtataas na ng ano yan. Eh, paano ho? Gusto nating mabilisan na makarating sa ating pupuntahan. Magandang serbisyo, tama po yun. Kaso, pagkahihirit ho yan, ng very possible yung mangyari kasi in-announce na yan noon na pinag-aaralan na itaas ang pamasahe po sa LRT. Eh, wala ho tayong magagawa kaysa maglakad o maghintay ng mga bus na pag na-traffic, eh, parang dumadaan kayo sa parang nagsiswimming kayo sa dagat na punong-puno ng putik eh, no? Parang ganun. Malilate na kayo, nakonsumi pa kayo, no? So, better take the LRT. Ang bilis ng serbisyo. Pero yun nga lang, humanda tayo po sa announcement nila ng pagtaas ng kanilang pamasahe. No, yan yung mga umuukil-kil sa ating utak na pang-araw-araw natin mga problema. Sabi nga po, hindi tayo makaliligtas sa mga problema natin sa pang-araw-araw. Pero, dapat ho, eh, malutas natin ang ating pang-araw-araw na problema. Or else, eh, pag hindi nyo kaya lutasin ang problema nyo sa pang-araw-araw, how much more yung mga darating na mga malalaking problema? Eh, talaga hong ganyan. Habang buhay ang tao, may problema. Ano po gusto nyo? Wala tayong problema, pero 6 feet below the ground na. Yan o. Kaysa sa, alam niyo, mabuhay sa daigdig ay puno ng balakid. Sabi nga po, no? Sabi, ang galing. Puno ng balakid, napakalalim ho nun. Ibig sabihin, puno ho ng problema. Eh, wag na lang tayo maging seryoso. Talagang ganyan. Magseryoso man tayo, tayo lang din ho ang mapiperder dahil pag sobra ating tensyon, magkakasakit ho tayo. Pag nagkasakit tayo, bibili tayo ng gamot, punta sa ospital. Meron ba tayo noon? Wala. So, ingatan po natin ang ating kalusugan na tumawag tayo sa Panginoon na tayo gabayan niya ng pag-iisip at masayang pagtingin sa buhay kahit na ano pa mang hirap ng buhay. Isipin lang ho natin na lahat ho ng tao may problema. Walang taong walang problema. Kahit po ang mayayaman, sila nga ho yung mas maraming problema eh. Tayo po mga simple lang ang buhay. Medyo kayang-kayang lutasin, no?
Pero yung mga mayayaman, di natin alam. Kaya minsan nasasabi, oh, nagpakamatay si ganito. Bakit? Siguro yung bigat ng problema niya na hindi naman, kung ikukumpara sa ating mga ordinaryong mamamayan, masaya tayong nakakapaglakad sa mga bagay, sa mga lugar na ating napupuntahan. Dahil okay naman sa alright yung ating mga problema, kayang-kaya pandalhin, no? Pero pagkaya na, nasa atin din naman ho yun, yung pagbibigay ng ating, ng problema sa ating sarili, tayo gumagawa nun. Pero ayun na, balik tayo sa panibagong presyo ng mga bilihin. Lahat tayo ay, ika nga po, ay papasan ng panibagong presyo ng mga bilihin. Bagamat ayaw natin, eh paano tayo kakain kung di tayo bibili? At syempre, susunod tayo sa suggested retail price ng DTI, Department of Trade and Industry. Kasi sila po yung nag-a-approve ng mga presyo ng mga sumusunod na ano, na nasusunod na mga pagtaas ng bilihin. At syempre, kausap nila yung mga malalaking business, no? Na yan ang sinasabi na kung hindi man ho tayo maka-afford sa mga presyo ng bilihin, eh magkasya na lang ho tayo sa kung ano na lang talaga yung kayang bilhin. Nasabi, bumili raw ng kapirasong baboy, o ano man yun, ilagay sa kaldero, lagyan ng kalahating balde, kalahating ano, na tubig, lagyan ng konting panlasa, ayos, ulam na, no? Ganun talaga. Pero ano yun? Walang sustansya. Yan, siyempre, yung quality ng kinakain natin, kahit na mura, huwag ho kayong mag-aalala, may mga mura tayong bilihin na gulay tulad ng ano ho yun, yung mga pang vitamin C. Ayan, yung sinahalo sa ano ho, pag nagluluto tayo ng manok, no? Ano yun? Anong gulay yun? Yung maliliit na dahon. Yan, mura lang ho yun. Mga 10 to 12 pesos siguro, isang bigis na. Kangkong is okay. Kamatis, ngayon ho na nagkakamurahan at pinamimigay na nga po yung mga kamatis eh. Yung sibuyas, medyo kalimutan nyo muna yan. Masyadong mahal yun eh. Sumasabay sa araw ng mga puso. Nagmamahal. Lahat ho ng presyo, nagmamahal. Eh, sabi nga ho, punong-puno ng pagmamahal ang bayan Pilipinas, no? Dahil lahat na lang ng bilihin, nagmamahalan. Talagang mapagmahal ang mga Pilipino. Wow! Pero yan na po, tumatawa lang tayo at ginagawa nating biro. Subalit deep inside, problematiko tayong lahat dahil nga sa panibagong presyo ng mga bilihin na atin pong kinakabaka sa araw-araw. At syempre, kung talagang tipid ang budget, napapakamot na lang tayo ng ulo. Pati ho mga tubig ngayon, mga mineral water, problema natin yan, essential. Di ba? Kaya paano? Kung wala nang mineral water sa bahay, problema nyo yan. Dahil hindi naman ho potable yung mga tubig sa mula sa gripo. Eh. Sa totoo lang, nahirati na tayo dyan sa, ano ho, sa mga mineral water, no? Yung mga bottled waters na yan. Bottled water na yan, eh, talagang kinakailangan, doon na tayo lahat bumili at ginagamit natin sa pagluluto, etc. Yung mga galing sa faucet natin, pang ano na lang yan, panlaba, panghugas ng mga pinggan, etc. Kita nyo, para na tayo nasa Amerika eh, no? Kasi sa kanila, yung nanggagaling na tubig sa kanila mga faucet, sa lababo, o whatever, hindi talaga potable yun. Hindi talaga nila pwedeng inumin. Kasi pag nilagay nyo sa baso, makikita nyo, medyo malabo. Ganun no eh. Parang nandun na tayo. Sumabay na tayo sa kabihasnan na ang tubig, siguro kahit na doon sa mga sa probinsya eh, no? Pero unless, meron kayong purifier na kung natatandaan nyo po na atin pong kinover yung ano, yung pangyayari sa Antique na kung saan yung kanilang governor ay nag ano ng pinakita yung mga pinapagamit ng mga water purifier sa mga tao para di na bumili ng mineral water kasi mahal ho yun eh, di ba? Lalo na pag bibili ka sa, ano ba, nasa labas ka, bili ka mineral water, pinakamababa, 15, maliit. Eh alam mo nyo, 15 pesos is 15 pesos. Pambili na ng pagkain yun, di ba? O another merienda. Yan po yung mga kaakibat ng mga
panibagong presyo ng mga pagtaas ng mga bilihin. Lahat, ultimo, bago mo bitawan ang iyong, sa iyong lukbutan ng 50 pesos o kaya 20 pesos, iniisip mo muna eh, magkano ba to? Tubig, 15 pesos, hintay ko na lang makauwi ako sa bahay, dami man tubig doon. Parang ganun eh, no? Lahat na lang pinanghihinayangan at binibilang. Ganun ho talaga pagkakapos pa tayo. Pero wag ho tayo malungkot, as long as we are still here, magsaya po tayo, buhay pa tayo, binibigyan pa tayo ni Lord ng mga panahon para dito makibaka sa earth at makasama yung mga mahal natin sa buhay. Ganun ho talaga. Ayun ho, importante, wala tayo sakit. So, yung mga panibagong presyo ng mga bilihin niya na nakaka-alarma, wag ho natin masyadong intindihin, no? Ika nga, intindihin man natin, wag na natin dalhin hanggang sa pagtulog natin, nakakakonsumi ho yan. May stress lang tayo, baka hindi tayo makatulog. Well, bago po tayo maghiwa-hiwalay, gusto pong batiin ang ating pong mga minamahal na kaibigan. Siyempre, ang ating pong si Attorney Roy Sinieres. How are you, sir? Kumusta po kayo? At si ang kanyang uncle na si Sir Ike Sinieres. Ang kaibigan natin from Dubai, Mr. Ferds Ibrahim Sabado, and ating kaibigan na si Renz Regala. Of course, our friend here in the Philippines, Mr. Ray Pabilona, CPA. Our good friend, Mr. Ray Santo Domingo, isang magaling na licensed broker at CPA din. Ang ating pong mga kaibigan dyan, yung original Friday group na pinangungunahan ni Miss Ining Cruz, na alam ko sila ay sama-sama na naman sa kanilang ano po, yung pre-Valentine's gathering siya naman sila doon sa atin mga dating pinupuntahan. I'm really sorry. Ako talaga, gusto ko talaga makasama kayo. But hindi ko po magawa dahil sa dami ng ating mga ginagawa. Anyway, very soon po, gusto ko rin po kayong makita at makasama. So hanggang sa muli, mga minamahal nating taga-subaywa. At siya nga pala po, ang ating kaibigang napakabait, si Architect Mike Guevara. Please get well soon, sir. How are you? At ang ating kaibigan, si Mr. Sammy Gambot, si Mr. Asintado. Yan. Yan po ah. So, magandang hapon po sa inyong lahat at thank you po sa mga ating pong mga taga-subaybay. Ito si Bobby Gomez Elizalde, my brother-in-law. Thank you, brother-in-law, for watching. At syempre po, yung ating pong kaibigan na kaalis lang, umuwi, bumalik na sa Amerika, si Miss Lita Lim Lopez, na siya ngayon ay bumalik na sa Georgia, USA. Ang ating kaibigan at former classmate sa high school, Miss Estrella Angeles Rodriguez with her husband. So, maraming salamat sa pagdalaw niyo sa Pilipinas. Do hindi tayo nagkita dahil alam ko very hectic ang iyong schedule. Anyway, marami pang panahon. So, see you soon and don't forget to like us, follow us. And of course, subscribe us sa ating po YouTube channel and Facebook channel, ang Elizalde Broadcasting. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.